Natigil ako sa pagpupunas nang dumako ang tingin niya sa akin. Sayo po para sa pageant yung pinapractice namin, senyorito. Okay. Tumangaw siya at nag-iwas ang tingin. Good luck then. Thank you, Senyorita Joaquin. Gagalingan talaga namin ni Althea. Si Pearlyn ang sumagot at kumayo pa na magpaalam sa senyorito. Grabe, sis! Tili niya nang mawala siya sa paningin namin at pinaghahampas pa ako. Ang bango niya, grabe. Kahit malayo, amoy na amoy ko. Paano pa pagmalapitan na? Muli, tumili siya dahil sa kilig. Althea! Napalingon kami nang tawagin ako ni Paul. Hello, sis, may isa pa palang gwapo rito, oh. Buling ni Pearly at muli akong hinampas. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit po, Sir Paul? Nilapitan ko pa to dahil baka may iutos siya. Nothing, hinahanap lang kita. Aniya at inakmayan ako. Bakit ka nandito? Mabilis akong umiling at lumayo ng kaunti. Nagpa-practice po kami kaya medyo pawisan. Nang? Sayaw po. Oh, can I watch? Sige lang po. Si Pearly na mabilis sumagot. Oh, hi, I'm Paul, by the way. You, are your friend or dance partner? Trainer? Tama po lahat, sir. Humaghikik pa ang kaibigan ko. Pearly po pala. Pagpapakilala niya sa sarili at naglahad pa ng kamay kay Paul. Tinanggap naman niya kaya yung kaibigan ko nang laki ang ngiti sa labi. Umupo si Paul at siya na mismo nagplay ng tugtog. I know this dance. Hiyaw niya at ginalaw pang ulo kasabay sa beat. Si Pearly na hype ata dahil doon dahil mas tumaki ang galaw niya. Di ko tuloy masabayan ang energy niya. Napatakip ako ng mukha nang biglang tumawa si Paul. Relax, Althea. Puna niya sa akin. Ulit po. Nahihiyang utos ko sa kanya at pinakalma ang sarili. Natatawa na rin kasi ako dahil sa tawa ni Pearly. Nangaasar kasi to. Sinabayan ni Paul ang kanta at nakikisayaw habang nakaupo. Is that all? Tanong niya na matapos kami. Opo, iba-iba po kasi ipa-perform namin. Really? I cannot wait to watch it. Aniya, tunog sincero kahit mas lalo akong kinabahan. Your dance performance is great. I love it. Salamat po. Sabay pa kami ni Pearly at pumalakpak pa siya. Naman, sir. Ako nagturo dito, Sherwin. Pagmamayabang pa niya. Can we dance it? Gonna post it on TikTok. Tanong ni Paul patungkol sa isang social media account ko sa nagpo-post ng mga sikat na dance challenges. Bet. Ako na magvi-video. Pagpresenta ni Pearly at tinulak pa ako palapit kay Paul. Go, sis! Napahagat labi ako dahil hindi rin naman ako komportable. Cool ang step sa ginaya naming choreo pero medyo maharot kasi yung step dahil may payakap pa. Ready? Napangawi ako at tumango na lang sabay ayos ng buhok ko. Binigay ni Paul ang phone kay Pearly bago siya pumeso sa likuran ko. Na magsimula ang intro, nag-freestyle si Paul samantalang ako kung ano eksaktong tinuro ni Pearly habang paparating sa chorus, nakita ko ang paglapit ni senyorito. Kamuntikan pa ako na mabuhol sa pagsayaw. Mabuti na nga lamang ay nakabalik ulit ako sa sarili. More! Bulong ni Paul sa tenga ko nung hilain ko siya papalapit sa akin gaya ng step. Napangisi siya nang sundin ko siya. Nice! Dagdag pa niya nang matapos. Mabilis ako lumayo sa kanya at kinuhang tubig para uminom. Dahil pakiramdam ko, ang init ng paligid lalo na ng mukha ko. Di ako makatingin kay Joaquin kahit pakiramdam ko sa akin nakatutok ang bughaw ng mga mata niya. Althea, po? Mabilis akong bumaling sa kanya nung tawagan niya ako at ibinaba ang tumbler. Are you done practicing? Eh, hindi pa po. Dalawang beses siyang tumango at huminga na malalim. Okay, later then. Nalaki ang mata ko at mabilis na lumapit sa kanya. May iuutos ka po? Gagawin ko muna, senyorito. You sure? Opo, follow me. Tumango ako at binilingan si Pearly na nakatingin rin sa phone ni Paul. Sis, break muna, may gagawin lang. Paalam ko pero tayong paghawi na lang ng kamay ang papalayo ang sinagot niya. Sobrang busy naman niyang bigla. Althea? Opo, senyorito. Sagot ko sa tumawag sa akin at kaagad na sumunod sa kanya. Clean my room. I want everything change. Po? Linisan mong kwarto ko. Palitan mo ang lahat ng gamit. Masungit na ulit ni Joaquin at lumapit. Naiintindihan mo na? Oo, pero kasi napahagat pa ako ng labi. Pwedeng hindi mo muna tapusin agad? May practice pa. Then you should have to do it first. Then dancing with Paul. You made it look like you have a lot of free time. Natahimik ako dahil sa sinagot niya at tumango na lamang. Sige, sorry.
Kinuha ko ang mga gamit panlinis bago pinuntahan ang kwarto ni Joaquin. Pagbukas ko noon, bumungad sa akin ang malamig at maayos na paligid. Papalitan ko talaga ang mga gamit? Tanong ko sa kawalan. As I have said, dagdag ng pumasok. Okay. Walang gana kong sagot nang prente siyang umupo sa couch. Inun akong kinuha ang lalagyan ng pagpapalitan ko ng bedsheet at punda ng unan niya. Are you mad at me? Napatigil ako sa paglalagay ng kulay gray na punda sa unan niya na magsalita siya. Hindi naman. Sinundan ko siya ng tingin nang lumapit siya sa akin. Sumampa pa siya sa kama kahit napaayos ako ng tayo. Let's talk. May bahid ng lambing na sambit ni Joaquin, kaya't yung puso ko kinikilig at tumaasa na naman. Come on! Aniya at nilagay ang kamay sa tabi niya. Parang iniimbitahan niya akong umupo doon. I want to know, what do you feel right now? Naratili akong nakatayo, nag-iwas na ng tingin para ipagpatuloy ang ginagawa. Okay lang naman ako, Joaquin. Hmm? Di kumbinsidong ungol niya. You wanna know how I feel right now? Talaga? Mag-open up siya sa akin? Dalawang beses akong tumango. Okay lang, share mo sa akin kung gusto mo. Sagot ko para di ganong halata na sabi ka kung malaman ang nararamdaman niya. I want to keep you here until Paul leaves. Napaawang ang labi ko at napatingin sa kanya. Taldi ako makapaniwala sa narinig. Hindi ko pa napoproseso ang sinabi niya na muli siya magsalita. I want to be close to you. I want to talk to you. To hear your love. To touch you. To hug you. To kiss you. Halos kapusin ako ng hininga na mas lalo pa siyang lumapit sa akin. Tinignan ako ang puno ng emosyon ng mga mata. Para pa siyang naiiyak dahil parang diamanteng kumikisnap ang bughaw na pares ng mga mata niya. Di rin nakaligtas sa paningin ko ang pamumula ng labi at tenga niya. I cannot stop myself from wanting you. Cause you're the one that I like and it's you who I'm falling for. Even how hard I fool myself, it's you that I'm always thinking of, Althea. And I don't think I could stop this feeling, that's why I'm finally telling you this. Pambibitin niya, tinawakan ng panga, sabay marahang hinaplos ang pisngi ko. Tinignan ako ng puno ng adorasyon. I love you so much, since we were young. I still love you, Althea. Since we were young, still. Di ko maintindihan pero naiiyak na rin ako dahil sa sari-saring emosyon. Masarap sa pakiramdam na yun ang nararamdaman ni Joaquin sa akin, pero bakit parang may kirot? Bakit nasasaktan ako para sa kanya? Napapikit ako at ramdam kong mainit na likido ang dumadaloy sa pisngi ko nung halikan niya ako sa noo at binalot ako sa bisig niya. I'm sorry for those times I hurt you while pushing you away. From now on, I will court you. I will ask for your parents' permission. I will make up and wait for you. Please give me a chance. Hindi ko alam kung paano ko nakalabas ng kwartong iyon, kung paano ko natapos ang practice namin ni Pearly sa kabila ng pagiging lutang dahil sa pagtatapat ni Joaquin ng nararamdaman niya sa akin. Wala akong masabi. Hindi ko rin alam ang unang dapat na maramdaman. Basta't ang alam ko, nahihiya ako. Ayokong lumabas ng kwarto ko ngayon at baka makita ko pa si Joaquin. Joaquin kasi. Tili ko at muling napaikot-ikot sa kama habang mahigpit na yakap ang isang unan. Bakit ganun? Naiiyak na tanong ko pa. Nababaliw na nga yata ako. Althea, anak? Napaayos ako na higa at napabangon sa kama. Nang buksan ni mama ang pinto, halika na, kakain na. Opo, mahinang sagot ko at naalala si Joaquin. Tapos na kaya siyang kumain? Sana tapos na, mag-aalas 9 na kasi. Umalis na yung ibang bisita kanina, kaya po? Tanong ko dahilan na patigil si mama. Kanina nagpa-practice kay ni Pearly, umalis na sila maliban kay Sir Paul. Kaya sila na lang ang nandun at ikaw, pumunta ka na doon sa kusina. Sina Didit at Cathy na ang bahala sa dalawa. Napatango ako. Umalis na pala sila kaya't walang maingay dito sa mansyon. Bigla ko naalala si Maricar habang naglalakad ako. So, break na sila ni Joaquin? Di naman siguro ko magiging kabit kapag sinagot ko siya. Sasagutin ko na kaagad. Huwag marupok. Iling ko sa sarili. Ay, may strong girl pala dito. Si Ate Cathy na hindi makapaniwala nang makita ko. Naman, nagaya ko pa ang tunog ng mayabang ni Pearly. Hindi ako marupok. O sige na. Mabilis na pagsuko niya kaya kumunot ang noo ko. Puntahan mo na lang sa senyorito doon, pinapatawag ka. Nalaki bigla ang mata ko. Ha? Bakit daw? Ewan,
Sabi tawagin kita eh. Mas lalo ako naging kuryoso. Ano naman kaya ang sasabihin niya sa akin? May nakalimutan pa ba siyang ipadagdag sa pagko-confess sa akin? Bigla ko napangiti na maalala mga sinabi niya kanina. Hala Ineng, anong iningiti-ngiti mo dyan? Puntahan mo na, baka mainip yun. Sige ka. Ani niya at itinulak pa ako. Mabuti na lang nakuha ko agad ang balanse. Ate Kat naman! Reklamo ko habang nakanguso. Let's eat, Althea. Oo, sagot ko sa nagsalita at nanlaki ang mga mata na makita sa senyorito sa harapan ko. Ah, oo Joaquin. Ulit ko at nagwapa makipagtitigan sa kanya ng ilang segundo. Maya-maya napangiti siya at mahinang natawa. Cute, bulong niya pa. Ha? Huh? Maang-maang tanong ko habang nagpipigil ng ngiti. Umiling siya at mas lumawak ang ngiti. Harot? Reklamo ko. What? Si Joaquin naman ang nagtanong ngayon. Landi mo, sabi ko. As I should, I wanted to fall for me by some flirting too. Mayabang nasagot niya at kinindatan pa ako kahit halos parang pumigit lamang siya. Napatakip ako ng bibig at natawa na lamang ako. Di ako sanay sa pagiging malandi niya. Parang iba siya. Nawalan na kasi ng angas. Hindi ka naman marunong, Joaquin. Panlalait ko sa kanya. Mas malakas na ang loob ngayon. Narinig ko rin na mahinang pagtawa niya. At least I made you laugh, baby, sambit niya. Napaawang ang labi ko lalo na nang kumindat pa siya ulit. Right? Proud na dagdag niya na matuwa ulit ako dahil hirap na hirap siyang kumindat pero nakakatawang effort niya. Oo na po. Pagsuko ko at ginusong malawak na dining room sa malapit. Napangisi ako na maabutan siya na napatingin sa labi ko. Bawal yan, Joaquin. Puna ko na may bahid ng panunokso. Sorry, siya naman ngayon ang umuso. Nagpapakit pa nga. Sabay-sabay kaming kumain mga kasambahay kasama si Joaquin at Paul. Nagbibiroan sila pero si Joaquin, ewan ko kung bakit sa akin lagi nakatingin sa tuwing mapupunta sa kanya mga mata ko. In love na in love yan? Napangiti ako habang kumakain dahil sa naisip. Si Elia oh, in love ate yung anak mo eh. Kanina pang umingiti yan mag-isa. Sumbong ni Ate Cathy dahilan para bumaling silang lahat sa akin at maya-maya pa'y tinukso ko kasabay ng tinawanan. Ma, hindi po. Mabilis na iling ko kahit sa loob-loob nabipigil ako ng ngiti dahil nakita kong pag-ngiti ni Joaquin. Sumisingkit pang mata niya kaya't dama ko ang saya niya. May naalala lang ako nakakatawa. Share mo nga sa amin para malaman ko kung nakakatawa. Pagpapamilit pa ni Ate Cathy. Ha? Huwag na. Kumain na lang tayo. Sus? Tukto niya sa amin pero nang paunahin siya ni Papa nagbukas siya ng panibagong topic. Dumakontingin ko kay Papa nang dahil pansin ko ang pagkaseryoso niya. May abay ay bumalik sa isip kong sinabi ni Joaquin. From now on, I will court you. I will ask for your parents' permission too. Biglang uminit ang pisngi ko. Alam na kaya ng mga magulang ko na liligawan ako ng senyorito? Napainom ako ng tubig dahil sa hiya at mabilis tinapos ang pagkain. Una na po ako, may assignment pa kasi akong tatapusin. Paalam ko sa kanila at hindi na tinapunan ng tingin si Joaquin. Tinakbo ko ang kwarto at nagkulong doon. Paano ko haharapin sila mama at papa? Ano kayang sinabi nila kay Joaquin? Nahihiya ako. Ngayon lamang nangyari to dahil wala naman ako manliligaw na dumaan sa kanila. Si Joaquin lang. Napatigil ako sa pag-iisip nang tumunog ang phone ko. Kinuha ko yon at umupo sa kama para bihisan. Are you fine? You seem bothered when you left. Let's talk if you want. I'm free. Umiling ako at ibinaba yon. Hindi ikaw ang gusto kong kausapin ngayon. Joaquin, ginawa kong routine ng paglinis ng katawan, lalo ng mukha at nagbihis bago mabilis ang ginawang assignment. Sakto naman dahil lumabas ako tapos na rin ang trabaho ni Mama. Ma, tawag ko sa kanya na makita siya. Si Papa po, nasa labas, may sasabihin ka ba? Dahan-dahan akong tumango at sa huli niyakap ko siya para itago ang mukha sa balikat niya. Ma, diligawan daw ako ni senyorito. Mabilis na kwento ko sa kanya. Nasabi nga niya sa amin, malumanay na sagot nito. Napaahon ako at inayos ang pagkakatayo. Anong sagot niya ni Papa? Wala namang kaso sa amin ang Papa mo kasi formal naman siya nagpaalam. Kahit ang sabi namin, depende na lang sa iyo yun kung papayag ka. Paliwanag niya, tinawakan ang kamay ko. May gusto ka ba kay Senyorito Joaquin, anak? Napaawang ang labi ko sa tanong niya at bumilis ang tibok ng puso ko. Tumango ko bilang pagsagot at pinanood ang reaksyon niya. Ngumiti lamang siya. Ma, anong say mo? Nakakakabayang ngiti mo?
Natatawang reklamo ko pa sa kanya. Wala. Masaya lang ako kasi dalaga ka na talaga. May nagugustuhan ka ng lalaki? Napanguso ako ng tila may marahang humaplos sa puso ko dahil sa sinabi niya. Lalo na nang yakapin niya ako at sinuklay pa ang buho ko. Basta't sundin mo lang ang puso mo, anak. Magiging masaya ka lang. Susuportahan namin kayo. Pero huwag mong kakalimutan magkwento sa amin para magabayan ka namin. Kayo ni Senyorito? Paulit-ulit akong tumango at pinunasan ang luhang pumatak dahil sa saya nang malamang suportado nila kami. Salamat, Mama. Are you still awake? Parehas na ang mensahe na tanggap ko sa kanya mula sa text at sa messenger. Maya-may nag-text ulit siya pero sa messenger na lang. Nakita niya sigurong online ako. Are you busy? Can I call? Niyakap kong unan bago pinindot ang video call button. Hi! Bati niya at nakita ko agad ang ngiti niya. Bakit parang nahihiya ka, Joaquin? Biro ko sa kanya at tumawa bago siya pinakatitigan sa camera dahil parang basa ang magulong buhok niya. Am I? Innocenting ani niya. Oo kaya? Sagot ko at naalala ang binanggit ni Mama kanina. Nag-inuman daw kayo ni na Papa? Yeah, a while ago. Paliwanag ni Joaquin at nakita ko naglakad siya dahil naging shake at nag-iba ang background niya. Saan ka pupunta? Sa kwarto kakatapos ko lang maligo. Ani at maya-may di na ilalas ang tingin sa screen niya. By the way, are you done with your homework? I can help you. Tapos na pero gusto mong i-check? Aloko dahil physics yun at puro solving. Di ko alam kung alam niya o parehas lang kami. Can I see? Sige, wait lang. Sagot ko at bumangon para kunin ng papel at kunan niyo ng litrato para isend sa kanya. Physics yan. May subject ka bang ganyan dati? None, but I'll try to check it. Tama nga nasa isip ko. CEO kasi siya, so ABM ang kinuha niya rate. Eh ano namang alam niya sa pinag-aralan naming STEM? Hindi, kahit wag na Joaquin. Ako na nga rin, di ko rin mag-gets yan eh. Really? Kumunot ang noon niya. You should be studying this lesson by now, Althea. Napanguwi ako at muling humiga na nakatagilid. Ayoko, sayang ng oras. Di ko rin naman maiintindihan. Do you have a book? Opo, bakit? Can I have it? I'll try to study and teach you once I'm done. Nalaki ang mata ko na di makapaniwala. Di na, Joaquin. Usap na lang tayo. Wala rin ako magigets. Promise. Let us at least try. Please? Napanguso ko tumiling. Let's study together. Punta ka sa living room. Dali mo yung libro mo. Maghihintay ako, ha? Ano ba naman tong si Senyorito pala desisyon? Hihintayin kita doon. Sagot niya at nagsimula na naman lumakad. Bumuntong hininga ako at tumayo na rin para pumunta ron dala ang bag para kompleto na pati ballpen. Halos sabay kaming dumating kaya tinapos niya ang tawag. Let's go! Ani niya tumupo sa carpet na nasa center table. Umupo ako sa tapat ni Joaquin at naghintay na binuhay niya malaking TV at nagplay ng lyric music pero mahina lang. Althea's POV. Natigil ako sa pagpupunas ng dumako ang tingin ni Joaquin sa akin. Sayaw para sa pageant yung pinapractice namin, Senyorito. Mahirap yan, Joaquin. Promise, susukuan lang din natin to. Tumitig lamang siya sa akin habang nagre-reklamo. I don't give up easily. Try me, Althea. Saad niya at binuklat ng libro. Sir, wala kang ibang gagawin? Tanong ko habang panood ang pagkunot ng noo niya habang nagbabasa. Nag-angat siya ng tingin sa akin at umiling. Wala kaya sa iyo lang buong atensyon ko mula ngayon. Loh, natawa ako sa sariling ekspresyon. Ang harot mo, Joaquin. Parang di ka galing sa breakup. I love you, that's why. Mabilis na sumagot si Joaquin. Parang gustong-gustong magpaliwanag. Parang gusto mo lang akong landiin kaya pinapunta mo ako rito eh. Puna ko dahil nakangiti na naman ako sa pagtatapat niya. Yeah, but tingnan mo, sabi ko na nga ba? Pangaukas ako sa kanya at dinuro pa siya. Natawa naman siya at bumungis niya sabay kuha sa daliri kong nakaturo sa kanya. But I also wanna try so I could teach you. Oh, bakit may pahawak? Oh, ay natanong ko habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kamay niyang nasa akin. I want to touch you. Mahinang sambit ni Joaquin at napanguso bago yun binitawan. Someday then, let's hold hands while studying or working. Marahang dagdag niya. Napatingin ako sa kamay niya pero bago ko pamahawakan yun, umiling na ako. Parang sure na sure ka na sasagutin kita. Ngumiti siya at tumango bago dalawang beses tinapik ang libro. Let's start studying now. Tumango ako at pinanood na siyang magbasa. Maya-maya muli si Joaquin na nagsalita at naghangat ng tingin. For your future. For our future. Loh!
Napatili ako at pinaypayan pa ang sarili dahil pinagpapawisan na ako sa init ng buong mukha. Dami mong banat, Joaquin. Tama ka na. Napangiti naman siya. Ilang segundong tumitig sa mukha ko bago tumungo at binalingan ng libro. Huminga ako ng malayim at nagpaalam para kumuha ng maiinom namin. Nagdala din ako ng chips na pa pwede namin kainin. Mahirap, no? Tanong ko sa kanya na makabalik at umupo sa tabi niya. I'm starting to learn the concept. I think I can do it now. Dagdag pa ni Joaquin dahilan para mapatingin ako sa papel na pinagsusulatan niya. Kaso naman nga ako dahil sa ayos ng sulat niya, pantay-pantay at malinis, nahiya yung sulat ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!